Hindi na pinaporma ng Dallas ang Miami Heat. May combine na 54 points si Luka at si Kyrie. Ang Miami naman hindi pa alam kung kailan mag-iinit. Nalamangan sila ng 24 points pero si Tyler Hero meron 21 points, 7 rebounds at nasa 7 assists. Ito ang magiging pang-apat na beses na si Luka pumasok sa playoffs at magiging una naman na kasama niya si Kyrie. Secure na kasi nila ang either 4 or 5 sa standing. May 4 days pa para malaman kung sino ang magtatapat para talaga sa postseason. Pero ngayon, alam nang yung Dallas, makakaharap nila yung Clippers sa first round. Kaya bakbakan agad. Ang Clippers hindi naaangat ng number 3 at hindi na rin naman babagsak ng number 6. Ang Dallas ganun din. Either sa kanilang dalawa ang makakuha ng home court advantage. Pero magkakaroon ng advantage yung dalawang teams na yon sa first round kung ang Clippers ang makakakuha ng home court dahil sa schedule. So base yan sa record ngayon dahil hindi naman alam kung papasok pa yung Lakers doon. Kapag ang Lakers pumasok at ang Clippers may home court disadvantage, double disadvantage yun or double whammy. Ito ang magiging pangatlong beses na makakatapat ni Luka ang Clippers sa playoffs. Yung una, inaabot ng 6 games. Yung pangalawa, inaabot ng 7 games. Parehas talo. Itong pangatlong pagtatapat, hindi pwedeng abutin ng 8 games. Dahil 7 game series lang naman yon. Either makaisa si Luka sa Clippers sa postseason or maging tatay niya pa rin si Kawhi at si Paul George na may kasama pang dalawang ninong na si Westbrook at si Harden. Mga 2 days ago pa lang bago nanalo yung Clippers sa Suns sa una nilang back-to-back game, alam nang posible makatapat ng Clippers ang Dallas kung mananalo din sila sa Miami Heat. Ang ginawa ng Clippers, binangko o pinahinga nila ang tatlo nilang key players, si Paul George, James Harden at si Westbrook. Si Westbrook kasi nilagay na questionable o game time decision. Pwede kasi siyang palaruin o hindi kapag nalaman nila yung status ng game ng Dallas at Miami Heat. Wala rin naman pupunta ng Clippers, either 4 or 5 lang sila at mahirap ma-injure yung tatlo nilang key players pa, lalo na si Kawhi meron pang injury. Yung 4 na players ng Clippers pwede na nilang hindi palaroin hanggang katapusan ng regular season or pagpahingahin na dahil meron naman silang listed injury. So ang mga magiging next game ng Clippers pwedeng ibigay na yon. Biruin mong nahirapan pa yung Suns sa Clippers ngayon. Si Kawhi nasa treatment pa rin at rehab ng injury sa tuhod. Expected makakalaro agad siya sa playoffs. Meron pang at least 9 days bago mag-umpisa yung postseason. Ganun din kasi ang pwedeng gawin ng Dallas. Ipahinga si Kyrie at si Luka pagdating ng playoffs, round 1 bakbakan agad. Dahil sa regular season, pinatumba agad ng Clippers yung Dallas. Pero hindi pa nakakatapat ng Clippers ang bagong lineup ng Dallas ngayon. Ang Mavericks number 2 team since trade deadline. Ang Clippers naman pang 14. Mas better defensive team ngayon ang Dallas kumpara dati. Yung bracket pa ng Clippers at itong Dallas posible maging mahirap sa playoffs dito sa West. Hindi pa kasi alam kung sino yung magiging number 1 at number 8 sa standing or yung magtatapat dun. Maaling kasi sa Minnesota or Denver Nuggets yung top seed dito sa West. Ang Clippers at Dallas, tinalo ng Minnesota sa regular season series. Ang Nuggets naman 2-1 versus Dallas at 2-2 sila versus Clippers.